course ng trial, sir, na pwede mo palaisip ko saan. Parang, ay, sure, being a lawyer, bakit kaya hindi ka nag-abogado? Bakit economics hindi mo pag-aralan? Kasi hindi ako papasok sa politika. In fact, talagang ayaw ko pumasok sa politika. So, sabi mo, pag nag-law ako, dahan-dahan ng papunta yan doon sa politika. Sabi mo, ayaw ko, ano ko. Nung naging governor ka nung early 1980s, wala yun? Hindi, kasi sinasabi na talagang nagpipigil ako habang... Ayaw mo talaga? Ayaw ko talaga dahil pa ako magmamumulit ito eh. Nandiyan na yung airport ko, nandiyan na siya. Lahat na nang magagawa, kaya gawin na maganda sa politika, nagawa na niya. So, kahit napakagaling ko, eh sasabihin, ah, oh, at least as good, hindi mo pwedeng napatay. Mas anino ka lang lagi. Oo, laging ano. But so, here you are. Yung plano mo kung minsan hindi nasusunod. And that's exactly what happened to me. Pigil ako ng pigil, sabi ko, I'll go into private life. You know? So talaga yun ang plano ko. Kaya ang aral ako, yun lang, business, economics, gano'n. And nangyari yung 86, na-excel kami sa Amerika, hindi kami makauwi. Tapos, kami ang ginagawang issue. Hindi yung issue yung kung anong ibang bagay, pero yung Marcos mismo ang naging issue. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng sagutin o labanan, o depensyahan ng sarili ko at saka yung pamilya ko, kung hindi sa larangan din ng politiko. Dahil doon kami binibira eh. So doon ko sasagutin. So parang the only way for us to counteract yung mga lumalaban sa amin, yung mga umiipit sa amin, eh pumasok din sa politika para doon sa larangan na ng politika, magsagot lang kami. Senator, I follow you on Twitter. May mga immediately after the voting, may mga biro-biro na lagot ka sa Malacan niya. Pero ito ba yung ano pa kayo sa Facebook? Oh, sabi na kayo, tapos binura niyo ang bigla. Hindi, kasi yung sabi ko, binura niyo, sabi ko, huwag niyo i-post, i-post ninyo pagka pagtayo ko para yung nakikinig, pwede nyo lang sundan. Eh, nailagay ka agad. So, tanggalin nyo muna. Tayo nyo muna yun. Sinasabi sa akin yung kapatid ko, si Amy. Sabi niya, oy, kuya, you already voted. So, ito yung tayo, what? Sabi ko, hindi matapag-tumabas yan. Pero ano, okay lang, small glitch. Sa totoo pala yun. Ang buti si Amy nasa Facebook lagi. Sipag mag-Facebook. Ah, masipag yun. Oh. Masipag mag-Facebook. Eh, mga anak ko pati. Ang sisipag mag-Facebook. Pag-upo ko nga, sabi nung anak ko si Sandon, ng tech galing sa eskwela niya. Sabi niya, and you acquitted him because? Sa sabi, go to my Facebook. You read my May napanood akong isang documentary program sa ibang channel na may, napikon ka. It was in Ilocos eh. Parang the reporter asked you something. Parang pinalo ko niya the whole day for several days. And then may isang gathering, he asked you something, tapos natatrip ka. That was the birthday celebration ng tatay ko. Eh, yung dando kami para doon. Eh, pinag-usapan, sabi, o, sir, pwede ba pa-interview? Sabi, o, sige, basta yung, I just want to talk about the, ano, the birthday. Tapos, siningitan ng, ano, ano. At saka, nakikita ko na, hindi ito reported. Sineset up na kami. Okay. Kasi na yung nakakita. Alam na alam ko na pag sineset up kami. Eh, sabi ko, hindi ito naman kami para celebrate yung birthday ng ama ko. Makikipag-debate ako tungkol sa mga dating tugtugin na doon, Sabi ko, hindi naman siguro ito yung lugar na pag-usapan yan. I remember, I said, happy birthday. Malis na lang ako. Nagalit sa akin yung reporter. After a while, kung ano-ano mga sinulat. But, you know, out of place naman yung kanyang ano. At saka, alam ko na, yung kunyang, kung ano yung sinulat niya noon, yun din talaga isusulat niya. Sineset up na kami. Hindi ka naman sineset up, sir. Hindi, alam ko. Yung bigoting yan, hindi ko pagkitiwalaan. Mukha lang ako good, sir. Pero ang ilokano kayo, sir, sabi, magaling din daw kayo magluto. Bakit pero, ano mo nagsunod ng ilokano sa mga? Sir, magaling magluto mga lalaki. Hindi, pampangan yun. Ano pampangan? Eh, nakakatawa, ang tradisyon, yung ilokano yung mga lalaki, magagaling din magluto. Ang galing ka? Oo. Oh, I don't know why, pero for some reason or another. Although our mothers and wives are very good cooks, marami rin magaling magluto na. Hindi, mahilig lang ako mag-kumain nung nag-aaral ako sa labas. Siyempre, nami-miss mo yung mga Pinoy na pagkain. So, di, may mga Pinoy naman. Di, sabi mo, pwede magluto ng ganito. Nagawa ng sinigang. Pag hindi pareho dun sa kinakain ko. So, pag uwi ko, nagpapaturo ako sa cook namin para alam kong gawin. So, ako nang nagluluto. Ang ganda-ganda ng kusina ko, tagal ko nang hindi na nagamit. Ikaw ay naging governor, congressman, vice-governor, governor ng ilang terms sa Ilocos. Pero hindi ka marunong mag-Ilocano.
hanggang ngayon. Mahina ang aking tuwa. Dahil laki kami sa Pilipinas, sa Manila eh. Ang father ko naging senador noong 1957. Pinanganak ako 1957. Dito na kami nabinyagan lahat sa Manila. So although nakakabalik-balik kami sa Leyte at saka sa Ilocos, syempre hindi kami nakapilipin doon. So hindi namin na... In terms of... Si Aimee ang malapit ng... Konti na lang basta mag-practice lang siya ng konti, marunong na magwaray. Nung mas bata pa kami, siya talaga late yung pinupuntahan namin kung makasun. Mas may command ka ba ng konti ng waray? Oo, kaya. Mas Ilocano ka? Ilocano, lahat naman ang sinasabi na naiintindihan ko na. At naiintindihan ko kaysa nasasagot. Yung waray, naiintindihan ko most. Pero hindi lahat. Pero wala talaga akong may sagot. But siyempre, 9 years ako nakatira sa nung gobyerno ng Ilocos Norte. Nandun talaga ako, hindi ako na nakatira. Doon nag-aaral yung aming mga anak. Yung mga anak ko, yung pa. Ang mga nung Ilocano? Native, oo. Talaga? Pati yung punto talaga. Oo. Ilocano talaga. GI na GI. Maliban sa pangalan, traits, personal traits, parang mannerisms, ang nakuha ninyo from your father? Well, everybody says na yung boses ko, pareho yung tinig namin na naririnig nila yung tatay ko. Siguro yung mga physical na mannerism. Pero more than anything, yung sa trabaho, marami akong nakuha sa kanya yung how to go about solving a problem. Paano makipag-deal sa mga tao. Those things siguro, I hope na nakuha ko. Kung minsan hindi ka conscious na meron kang ginagawa, kasi yung sabi ng tao na ginagaya mo yung father mo. Eh, madam naman, ano? Yan, yung pagluluto, yung kakain, yung music. Pero yung talagang yung master ng mother ko, yung pagdira sa tao. Charmer talaga. Talagang, alam mo kasi, hindi put on eh. Gusto niya talaga nakikipag-usap sa tao na nakikipagkwentuhan naman talaga. Maraming tao na sinasabihan siya na kung ano-ano. Gusto niya yun eh. Kung wala na siyang ibang gagawin, yun din ang gagawin niya eh. That's why you said yung mother mo is the ultimate politician. Talaga, ako talagang ganun ang tingin ko eh. Ang galing na lang ng nanay ko. Tsaka din, in the vernacular, nababibes niya yung tao immediately. Pag nakikita niya, hindi, kawawa naman ito, dapat tulungan natin. Tsaka, and she's always right? Eventually, kahit sa short term, parang ayun, napakagamag yung tayo doon. Eventually, habang tumatagal, hindi, tama po yun. Mukhang tama rin yung ginagawin gusto niya. Ano naman ang issue ni Mrs. Marcos sa buhok mo? Ay, marami. Marami. Lahat ng... Sabi mo, pinitext ka pa, di ba? Parang itong buhok mo. Minsan nga, nasa Congress pa ako, may malaking boto. Alauna na yata kami. Kaya tumayo ko. Sumit ako, gilip na siya. Ginurod ko naman buto. Pag-upo ko, nag-ring na yung telepono ko. Yung mother ko. Sabi niya, ba't ganyan yung buhok mo? Sabi ko, ma'am, hindi mo ba narinig kasi sinabi ko? Akala ko, ganda-ganda niya siya. Oo, okay, sinabi ko. Pero ayusin mo yung buhok mo. The next day, yung kapatid ko naman, alam mo, dadalhin kita sa hairdresser ko. Bakit ba obsessed kayo sa buhok mo? Sabi ko, kasi maliit ka pa, hopeless na yung buhok mo. Bakit hindi mo na lang sila pagbigyan at pumunta na lang sa isang hairstylist? Ginawa mo na lang. Ewan mo eh, talagang... nagiging issue. Senator, theoretical question. Kung nabubuhay pa si President Marcos, how do you think he would have handled the Scarborough issue? Ay, hindi tayo umabot sa ganito. Kung maalala nila, sinasabi ko nga sa mga kaibigan namin na Chinese, hindi nagbukas ng diplomatic relations ang father ko sa China para mag-away tayo sa Scarborough, sa rectorate, na lahat ng mga planetary. Yun mga long-standing claims naman yan eh. So, naka-backburner na, babayaran ko na muna. Sa palagay ko, hindi palalaguhin yung ibang relationship natin sa China. Economic, social, cultural, mga sports, mga ganun. Para ngayon, kasi nakikipag...